Alex, and welcome back to my channel. For today's video is about Ask Me Anything Challenge. So, nag-post ako sa Instagram at Messenger ng Ask Me Anything and naka-sampu pataas akong question. So, without further ado, let's get started. So, yung unang tanong galing kay Jade, fave color and why? Fave color ko, pink. Since then, pink. Nung bata ako, pink. Lahat ng gamit ko, pink. What are your favorite movies? Would you like to create a makeup tutorial and when? Galing naman to kay April. Favorite movie ko, Swing Kids kay D.O. ng XO. XO, XO. Tapos, would you like to create a makeup tutorial? Yes. When? Hindi ko pa alam. Pero gusto kong gumawa ng makeup tutorial. Since lifestyle vlog ito, anything naman pwede kong ilagay dito. Galing naman kay Mecca, lip tint or lipstick? Lip tint. Lip tint. Hindi ako mahilig mag-lipstick. Parang ang ano niya kasi sa labi. Basta hindi ako sanay. Basta lip tint lang. Tapos, galing naman kay Trisha, kailan ka naging fan ng XO and sino unang naging bias niya? Naging fan ako ng XO Monster Era bago ma-release yung Monster na album nila. And yung unang nagustuhan ko si Chris, kaso nalaman ko wala na siya kasi yung parang picture, parang poster, nandun pa sila, OT12. So nakita ko dun si Chris. Tapos nagustuhan ko naman si Tao, nalaman ko wala na din pala siya. Tapos hanggang sa si D.O. na yung napili ko hanggang ngayon, hindi ko siya pinagpapalit. Kaso si Becky lang talaga minsan. Tapos, galing naman kay Shane, sa mga EXO members, sino yung nai-imagine mong katabi sa pagtulog at nag-e-enjoy ka? Grabe, grabe, grabe. Katabi ka tulog. Siyempre si D.O. Mag-e-enjoy ako kasi titingnan ko lang siya kasi guwapo siya. Hindi ako matutulog. Anong klase akong kaibigan? Galing naman kay Wilson. Si Wilson, bobo yan eh. Si Wilson, mabait. Mabait siya. Mapang-asar lang nga. Pero mabait. Kaso, pag sinabihan mo siya ng isa, sasabihin niya din sa iba, visit ka, visit ka, visit ka. Tapos, sino naman? Sino yung taong iniyakan mo ng todo? Galing naman kay Patrick. Yung taong iniyakan ko ng todo, si Peter, yung ex ko. Tapos, kay Dieter naman. Galing kay Dieter, nagtanong din siya. Sabi niya, ala na ba talaga? In Tagalog, wala na ba talaga? Wala na. Tanong pa si Dieter, sabi niya, buti hindi ka pa rin nagkaka-BF hanggang ngayon. Kasi ayoko pa, gusto ko mag-aral muna ako, ayoko na ulit mag-boyfriend. Gusto ko pagtapos ko na mag-aral din na lang ako mag-boyfriend. Or hindi pagtapos, basta kung kailan man ibigay ni Lord. Pero ayoko munang tumanggap ng kahit ano hanggat hindi pa ako nakakatapos sa pag-aaral ko. Naman, galing kay Gian, are you ready to love again? Yun nga sabi ko, hindi pa already, ayoko lang. Ayoko din. Tapos sabi naman ni Bernadette, kailan mo balak mag-boyfriend? Parang ganun din. Pagtapos ko ng college or basta ayoko muna. As of now. Tapos, mabilis ka ba makaramdam kapag pinag-uusapan ka na nila kapag nakatilikod ka? Sabi naman ni Daniela. Oo, kasi parang
Alam mo yung feeling na ganun, kahit hindi mo nakakita, tapos pagkasama mo sila, iba yung pakiramdam. Describe mo kung anong gusto mo sa isang lalaki galing din sa kanya. Gusto ko, Christian, specifically Bob, please. Tapos, hindi na ako nag-aangad ng iba, basta yun lang. Basta may takot siya sa Diyos. Ano ang pinaka-favorite mong pagkain? Pagkain? Chocolate, yun. Dessert pala yun, no? Pagkain, sa ulam kasi, sinigang yung pinaka-gusto ko. Tapos, eto naman, galing kay Jing Jing, ano yung scenario na napahiya ka na di mo talaga makalimutan at kailan yun? Pakikwento naman. Napahiya ako nung grade 3. Dahil doon, sa math teacher ko, hindi kasi ako magaling sa math. Math teacher, pinapasagot niya ako, eh, hindi ako nakasagot. And then, ayun, sinipa niya yung upuan ko sa harap ng mga classmate ko. Tapos, alam mo yung feeling na gito na gusto mong umiyak pero hindi magawa. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun. Dahil sobrang bobo ko sa math. Hindi ko alam yung sasagot ko. Tapos, ito naman. Galing kay Rikaela. Ito na yung tanong, bakit mas pinili mong mag-aral sa Manila, FEU, kahit na alam mo delikado at mahirap? Kasi madami naman university dito sa Pampanga at kasama mo pa family mo. Additional, di ka ba nagsisi? Nag-aral ako sa Manila kasi mas okay daw yung turo doon and pag nag-graduate daw, parang mas okay, ganun, sa work. Saka, ewan ko, gusto ko kasi mag-aral talaga sa Manila since then. Bata pa lang ako, gusto ko sa Manila ako mag-aral pag college. Parang university, gusto ko ganun. Bakit hindi dito sa Pampanga? Ayun nga, gusto ko talaga sa Manila nung bata pa ako. Gusto ko FEU, specifically FEU talaga. Kahit anong, ano pa, university, FEU talagang gusto ko nun. And sabi niya, hindi ka ba nagsisi? Nagsisi ako kasi iniwan ko nga yung family ko nandito nga, tapos yung mga kaibigan ko nung junior high. Tapos, hindi ako sanay na yung ugali iba. Pero sanay ako sa mga kaibigan ko din sa school. Ibang-iba kasi yung ugali ng mga classmate ko sa classmate ko dati. Tapos, chinachat ko pa nga yung mga classmate ko na parang nababoring ako dito sa Manila, wala akong kausap, ganun. Parang unlonely kasi mula nag grade 12 ako. Pero nung grade 11 kasi madami naman din akong kasama. Pero ngayon grade 12, tahimik na lang ako. Hindi na ako mukha ng dati kahit nung junior high. Ang gulo-gulo ko. Tapos, eto pa daw. What is the essence of being a woman? Being a woman kasi is God's gift. Eto naman, bakit lifestyle ang naisip mo i-content? Ayoko kasing mahirapan. Kung ano lang yung gusto ko, yun yung gagawin ko. Galing naman pala kay Carl yung question na yun. Tapos, eto pa, galing kay Ezekiel, bakit bigla ka nag-vlog? Who inspired you para mag-vlog? And sino yung idol ng vlogger? Naisip ko mag-vlog, na-inspired ako kasi kay Ate Hazel Quing and kay Ate Eunice. Ang galing kasi nila mag-vlog. Tapos sabi ko, parang gusto kong mag-vlog. Ganun. Saka yung, basta yun. Basta gusto kong mag-vlog. Ewan ko, ang naisipan ko. Basta bigyan ng masak sa akin ako. Gusto kong mag-vlog. Parang gusto ko siyang gawing libangan. Kasi, di ba, stress mo sa school. Sa ibang bagay, syempre may sariling problems din. May sariling problems din. Kaya parang, eto lang yung dito mo i-release yung stress mo, ganun. Yun yun din yung idol kong vlogger. So, ayun na yung mga question. Ilan ba to? Madami. Lagpas ng 10 tong question na to. Nakalimutan ko, guys. May nagpapa-shoutout pala. Shoutout daw kay... Shoutout kay Jing Jing Sanchez. Shameful Manor, Rikaela Di Mayuga, Jaron Di Mayuga,
Marian Granados, Wilson Tayag, Ben Mark Ducot, Michael Dimayuga, and Mercy Pelayo. Thank you guys. And ayun, dito na nga nagtatapos yung vlog na to. Forget to like and subscribe. Thank you so much. See you again next time. Bye!